Hello guys, what's up? Magandang araw sa inyo. Topi Manalo po ulit. And ngayon, pag-usapan po natin yung mga previous videos na na-upload natin simula nung nagbalak tayong mag-moto vlogging, no? Pag-usapan natin yung specifically yung audio ng ating mga videos. And alam niyo naman na ako talagang tuloy-tuloy ang paghahanap, ang pag-i-investigate para makuha ang the best na audio para sa video natin. Kasi syempre, ako yung taong kung ano yung pinaka maibibigay ko, ibibigay ko. Kaya hindi ako satisfied dun sa mga video natin. In fact, kung natatandaan nyo, pati ito, kita nyo to. Ito yung ating Feinodi na wireless lavalier microphone. And ginamit natin to, pinilit natin mag-work. And gumana naman, nag-work naman. Kaya lang, hindi siya ganun ka-satisfying. Hindi niya nakukuha yung audio na gusto ko makuha. Kasi based from what I gathered na information, ito palang Feinodi is a uni-channel. So, kumbaga, parang kailangan talaga nakatapat siya kasi ganun lang siya. Kailangan nakatapat. Pag tumatagilid, nagmamuffled na. Pag nasa ilalim ng balbas natin, lalong nagmamuffled. Hindi ko naman siya maikabit. Sinubukan ko na ikabit sa harap ng helmet natin. And kuha naman yung audio ko, it's just that yung outside sound hindi ganun kaklaro. So, nalaman ko na ang kailangan pala natin is not the uni channel or kung anumang channel. Ang kailangan natin sa motovlogging ay ang omni channel. Ang omni channel na microphone ay yung lahat ng nasa palibot ng microphone nasasagap niya, kina-capture niya, at yun ang nagiging recorded audio niya. Pero syempre, on top of the audio is yung vocals nung nagsasalita. Kaya, wala tayong choice kung hindi talagang kumuha tayo ng microphone. Kaya naman, bumili ko sa Amazon ng omni-channel na lavalier microphone. And syempre, bibili ka na rin lang, edi bili mo na yung pinaka best na kaya ng budget mo. Kasi pamatagal mo na gagamitin. So, dumating yung package ko from Amazon. And eto, first time natin bubuksan. So, here we go. Amazon! Pull to open. Pull down, pull to open. Okay. Without further ado, ang microphone na binili natin ay siyempre kunin natin yung all-in, yung purple panda. Ito ang pinaka so far sa mga nakikita ko review online. Ito daw ang the best when it comes to moto vlogging. Kaya naman, ito na kinuha ko. Dito sa Pilipinas, napakamahal nito, guys. Kaya kung may chance kayo pumili sa Amazon kayo bumili. So, the usual, you have this QR code. I don't know what it is. Returns, chu-chu-chu-chu. And you have your manual. And it comes with a cute pouch. Leather pouch. And yan. You have your wires. So, simulan natin dito. This is the microphone itself. Purple panda. Ito yung microphone niya. It comes with your usual foam. Ganyan ito. Yes. Tama ba to, guys? Di ko alam. Comment down below kung tama yung pagkakalagay ko. Tapos it comes with a cable na ang haba nito. I think ang haba nito. And you have your
Splitter, if you're going to use this sa phone, we'll use this kasi ito yung microphone and ito yung headset. Tapos the microphone has a TRRS. Meron pa siyang extra na clip, dead cat or wind noise suppression. I think that's it. Ayan. So, definitely, you guys are probably asking, paano mo ikakabit yan sa GoPro mo? Siyempre, kailangan mo ng GoPro Media Mod. It's an e-commerce packaging na GoPro Media Mod. It doesn't come with a box and wala siya ng foam. Ang kaibahan nito ay the price is right. As in, guys, line ang presyo. Ako, anhin ko ang box, anhin ko yung foam. If I'm going to use the Media Mod sa motovlogging, so, wala, goods na ako dito. Kabit natin sa GoPro natin and let's see kung ano ang mangyayari. So, steady lang ngayon. So, ayan guys, nakakabit na yung Media Mod. Ngayon, ang ginagamit ko is the front microphone of the Media Mod. Now, ipa-plug natin itong microphone natin and we'll see kung ano magiging tunog niya. Houston, we have a problem. Kinabit ko kanina yung ano, yung microphone dito sa GoPro natin sa Media Mod. And taka ako sa walang audio, hindi po mapasok yung audio. Tsaka ako napansin, teka nga pala, TRRS pala yung connector nung ating microphone. And then, nagtingin ako dun sa package niya and for some reason, di ko makita kung may kasama pa talaga siya or wala siyang kasama na TRRS to TRS adapter. Kasi ang GoPro is using a TRS adapter. So, I don't know, Purple Panda, talaga bang walang kasama to na adapter? Mukha lang naman siya, kaya ang ginawa ko, order na lang ako sa Shopee. Unfortunately, hindi natin matitesting ngayon dahil syempre, yung order ko, i-deliver pa yon. Kaya ang ginawa ko, inayos ko na lang muna itong helmet ko, kinabit ko yung GoPro mount natin sa helmet, tapos yung microphone, kinabit ko na yung microphone, tapos tinuck-in ko yung mga wires niya dito sa loob. That way, pag dumating yung TRRS to TRS adapter natin, salpak na lang natin and testing na natin yung audio recording niya. Abang-abang muna tayo guys and steady lang muna kayo. Okay? 2 days later. 2 days later at eto na nga mga kapatid, nagdating yan na ating order. So, ayan, nakikita nyo eto, dalawa na yung in-order ko na TRRS to TRS adapter. So, papakita ko lang sa inyo kung anong itsura niyan. Yan. Okay? So, mapapansin nyo yung ating TRRS ay may tatlong guhit. Tatlong guhit. So, ang gagawin lang natin is, syempre, kakabit natin to dito. Ayan, magpitik siya. And, eto na, yung ikakabit natin dyan sa GoPro natin. Kung natatandaan ninyo, kinabit na natin, di ba, dito yung ating microphone. Ayan, no? Nakita nyo. Microphone nung nakaraan kasi syempre hintay natin yung order, wala tayong magawa, kinapit natin yung microphone and ito na yung ating adapter. So ang gagawin na lang muna natin ngayon is ikakabit ko muna yung extension cord natin para makita ninyo kung ano magiging itsura pag kinabit natin or kung ano maririnig ninyo, ano ang tunog pag kinabit natin yung microphone ng ating Purple Panda dito sa ating GoPro. So standby lang kayo dyan. Kakabit natin to. Okay? So, ayan. Ngayon, we're going to test it. Naririnig nyo. Ang gamit pa rin nating microphone is yung front microphone ng Media Mod natin. And, isasaksak na natin ngayon yung microphone dito sa likod ng GoPro. And you will be hearing it in 3, 2, 1. Okay. So, now, ang gumaganang microphone natin ngayon is yung Purple Panda. So, I don't know, hindi ko maalaman kung anong tunog nito, no? So, makikita ko lang to kapag view ko yung video later. And unfortunately, hindi natin matetesting kasi napakamalas lang dahil tag-ulan na.
umuulan sa labas kaya hindi ako makakapag-testing while riding the motorcycle. But antabayan na ninyo kung ano magiging tunog ng ating microphone pagka nag-rides tayo. So sana pagpalain tayo ng isang magandang araw na sisikat yung araw, no? Para alam ko may bagyo kasi. So pagkatapos nitong bagyo, sana magkaroon ng isang araw na maaraw, matutuyo yung daan, makakapag-test drive tayo using our new microphone. So standby kayo and sana meron kayong natutunan dito sa video natin ngayon. Kung nagustuhan niyo yung video, hit the like button na lang. Also, kung meron kayong katanungan, meron kayong comment, meron kayong suggestion, sulat. Sulat nyo na lang dyan. And babasahin ko yan. Definitely babasahin ko yan. Also, kung bago po kayo dito sa channel natin, I hope mag-subscribe kayo dito sa channel natin para up to date kayo sa mga upcoming videos natin. And i-hit nyo na rin yung bell notification. Again, maraming salamat po. My name is Topi Manalo. Hanggang sa susunod po na pagkikita-kita natin, abangan nyo yung ating actual testing ng GoPro, ng Purple Panda, and ang ating unang rides sa ating bagong motorcycle. Maraming salamat. Bye!